Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Sa September 10 ay ipagdiriwang ng Bicol University College of Social Sciences and Philosophy ang kanilang 17th taong anibersaryo. At nabanggit nga sa akin na nagmula kayo din dun sa tinatawag natin na College of Arts and Sciences noon. At naging College of Social Sciences and Philosophy. O mahalaga na malaman natin yung ganyang background sapagkat tandaan natin na noon ang tawag sa mga yan yung allied arts na tinatawag natin, no, ay liberal arts. Both the arts and humanities and the sciences. O bakit liberal arts yan, no? Liberal arts, what does that mean? Ayon kay Eric Fromm, liberal arts means the way we live. Ito'y pag-aaral tungkol sa kung paano tayo nabubuhay. And liberal arts, by the way, from the European word libera, Italian yan, libera, it means freedom. And the liberal arts was created, came out, dahil nga noon people are defining, no, yung enlightenment na tinatawag natin. Sinasabi na dati ang tao ay pinamumunuan ng batas ng Diyos, no? At ng mga hari na inano daw ng Diyos, no, tinuro sa atin ng Diyos na maghari sa atin. But doon na buo ng mga panahon na yon, 1700s, yung enlightenment, no, yung tinatawag natin na pagkakapantay-pantay. Kasi kung ang mga taong ito, yung mga dugong bughaw, ay hindi natin mapatunayan na sila'y galing sa Diyos at talagang pamumuno nila ay nagmula sa Diyos, eh bakit natin sila paniniwalaan? Kaya nagkaroon ng idea na ang tao ay pantay-pantay at may angking ibinigay na talento sa tao at pwede niyang i-express ito sa pamamagitan ng liberal arts. So sa mga sining, sa siyensya, oh, yung pagsasabi na siyensya dapat at rason ang pinaiiral natin, hindi ang mga paniniwala na hindi mapatunayan. So magandang naging hakbang yon sapagkat yun ang nagbuo ng mga revolusyon na nagpalaya sa maraming bansa sa buong mundo. At liberal arts din, tulad yung ginawa ni Narizal, yung kanilang mga nobelang Nolime Tangere at El Filibusterismo, yung mga ginawa ng mga propagandista, no, ay naging inspirasyon para sa revolusyon na mangyayari sa Pilipinas. So, tandaan natin na yung social sciences na nagmula sa liberal arts, no, social sciences at filosofiya, no, kailangan makita natin na ito ay mapagpalaya. Kaya ang gawain natin sa College of Social Sciences, tayong mga social scientists, ay gawain ng pagpapalaya. Pagpapalaya ng kaisipan, pagpapalaya ng ating kapwa, at patuloy na pagpapalaya ng ating bayan. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kaliwanagan laban sa ignorance na tinatawag natin. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Bumabati po sa Bicol University College of Social Sciences and Philosophy para sa kanilang 17th taong anibersaryo. 17 taon na kasaysayan na atin pong ginugunita dahil patuloy na dapat ang mga social scientists ay mag-ambag sa ating bayan, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Sapagkat totoo, mayroong solusyong mga medikal o solusyon na nanggagaling sa siyensya. Pero ang pagpapatupad ng mga solusyon na ito ay kailangan pag-aralan pa rin kung ano ang mga epekto sa tao at kung paano mas magiging mas maganda o mas maging maginhawa para sa ating mga kababayan. Yan ang magiging ambag ng mga social scientists. Pag-aralan natin, tama ba ang mga ginagawa natin ngayong pandemya? Oh. Sabi nga nila,
through physical distancing, but more social solidarity. At kailangan ng mga social sciences upang paalalahanan ng mga tao na magpakatao ngayong panahon ng pandemya. Muli, maraming salamat, Bicol University, College of Social Sciences and Philosophy, sa inyong mga ginagawa para sa bayan. Ako po si Xiao Chua, and that was Xiao Tai.